Meron tayo ditong gulay, yung ating pechay, ay ipiprito natin ito sa kumukulong mantika. Hindi mo akalaing pwede natin itong gawin sa ating pechay. Napakasarap na ulam, lalong-lalo na sa mga chikiting, papatok at papatok ito. Kaya panghinihintay mo, tara na, sisimulan na natin ang pagluto pagkatapos nito. At para ka sa ating unang procedure ay maghihiwa muna tayo ng ating pechay. So kailangan mahugasan ng maigi yung ating pechay. Yung ating gulay na pechay. Pagkatapos hiwain lang natin siya ng ganito, maging maingat lang tayo para hindi kayo matulad sa akin na hiwa yung kamay. Tulad yan. Pero patuloy pa rin ang laban, vlog is life. Hiwain lang natin siya ng maliliit. Lalong-lalo na yung puti na yan kasi medyo matigas yan. So kailangan talaga maliliit yung kahiwa mo. Pagkatapos ay ilipat lang natin ito sa ating mixing bowl upang mahugasan ng maigi. Kailangan mahugasan ng maigi ito dahil medyo may kumakapit pa dito ng mga germs. O diba? So kahit nahugasan na natin siya kanina, kailangan i-double wash lang natin siya para makasigurado tayo na malinis talaga yung ating pechay. Pagkatapos, maglalagay tayo ng ginisa mix, pero kung ayaw mo nito, pwede kang maglagay ng salt and pepper na lang. Maglalagay tayo ng oyster sauce at liquid seasoning, pero optional lang ngayon. Kung wala kayong ganyan, ay pwede naman ay soy sauce na lang yung gamitin dito. Maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng sugar para magbalance lang yung kanyang saltiness at yung kanyang sweetness. Pagkatapos mix lang natin siya and then karak lang tayo ng 2 buong itlog. And then beat lang natin siya para magcombine silang lahat. Pagkatapos, maglagay tayo ng 1 cup ng ating all-purpose flour. And then, mix lang ulit natin siya. Ayan, kung gusto nyong medyo crunchy, maglagay kayo ng 1 cup ng cornstarch. Pero dahil wala tayo nun, all-purpose flour na lang tayo. Ayan, pag nakuha na nga natin yung kanyang tamang consistency, set aside lang muna natin at ipiprito na natin siya. So, i-ready muna natin yung ating induction cooker. Buksan lang natin. At yung ating frying pan. Lagyan lang natin ng konting oil, pero mas maganda kung naka-deep fry talaga siya para medyo maging crispy talaga at lutong-luto nito. Pag medyo uminit na yung ating oil, ano yun? Lagay na tayo ng 1 tablespoon hanggang 1/2 tablespoon ng ating pechay mixture. O yung ating pechay butter. Pagkatapos ay iprito na natin dun sa ating kawali. So kailangan ma-form siya na circle, pero hindi naman kailangan masyadong perfect na circle. Nakadepende yan sa inyo. Kung meron kayong scooper, mas maganda din yon para pantay-pantay or even yung ating sizes dito para talagang mahulma siya na parang circle. Pero dahil okay lang naman yan kung ganyan lang, basta't magmukha siyang burger patty. So, lutuin lang natin siya ng 3 to 5 minutes in a low to medium na apoy lang para hindi agad siya masunog. Kailangan lang natin ma-achieve dito ay kanyang crispiness at yung kanyang golden brown na kulay. So, kung makikita nyo ay crispy na. So, hindi pa siya nag-golden brown. So, antayin lang natin na medyo mag-golden brown siya para talaga medyo malutong yung ating napakasarap na burger patty na pechay. So, ayan, di mo akalaing pwede natin ito gawin sa ating pechay. Lalong-lalo sa mga chikiting, sa mga hindi mahihilig sa gulay, pwedeng-pwede ito. Talagang kakainin at kakainin nila to. So kung makikita nyo guys, ganyan yung kulay yung kailangan natin ma-achieve
yung kanyang napakagandang golden brown. So lutuin lang natin yung other side nito para mas lalong maging crispy siya. So dahil golden brown na siya, itrain lang muna natin ito sa ating strainer para matanggal yung oil na yan, kasi medyo kumakapit talaga yung oil dyan or sinisipsip ng oil yung ating burger patty na pichay. So kailangan talagang masala yung ating oil. And then second batch na tayo. So same process pa din. So nakadepende po sa inyo kung gaano kalaki ang inyong gusto. Pwede nitong liitan, pwede din itong lakihan. Sadyang ganito lang yung kailangan natin ngayon para naman magkasya dun sa ating burger. Or kung ayaw mo ng burger, pwede naman iulam mo na lang ito direkta sa inyong bibig. Or maglagay kayo ng ketchup na may mayonnaise. Mas masarap din yun. Ayan, kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating YouTube channel, magsubscribe ka na. At huwag mong kalimutan i-hit ang notification bell para update ka sa ating mga daily uploads. So click natin. I-like and follow mo din yung ating Facebook page, Happy Tummy by RD. Marami din po tayo doon napakasarap at kakaibang recipe na ina-upload. So ayan, golden brown at crispy na siya. Hanguin lang natin ulit siya. At i-drain para matanggal yung mga oil na yan. At pagkatapos ay ready to serve na ito. So ayan, so meron lang tayo ditong ating mayonnaise na merong ketchup. So ito yung magkisilbing sausawa natin. Pero kung ayaw mo nito, pwede naman ketchup na lang yung lagay. Or pwede kang maglagay ng suka, mas masarap din yon. Pero kung bet mo yung ketchup lang, mas maganda din yon, mas lalong sasarap din. So i-platey lang muna natin para maganda yung presentation, o diba? So marami tayong nagawa dito. Nakagawa tayo ng 15 pieces ng ating burger patty na pichay. So sa isang tumbok lang ng ating pechay, nakagawa tayo ng ganito karaming burger patty. So hindi mo makalain, pwede pala ito gawin sa ating pechay. Ayan na nga guys, maraming salamat sa panonood. I hope ay meron po kayo na naman natunan dito sa ating napakasarap at kakaibang recipe na inhandog para sa inyo. Patok na patok sa mga chikiting at patok na patok din ito na pang negosyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Follow nyo na yung ating recipe at gayahin nyo din ito. Maraming salamat sa panonood. See you again sa ating mga susunod at kakaibang recipe dito sa ating channel. God bless and thank you for watching.